every 2 years, nagpapalit talaga ako ng phone. Sa release ng iPhone 15, kung kailangan na ba natin mag-upgrade ng pinaka-latest na mobile phone. Sa video na pag-usapan natin, ano yung mga things na dapat mo i-consider bago ka mag-upgrade ng latest phone. So this is not a sponsored video. Karoon lang na meron akong problema na every 2 years, nagpapalit talaga ako ng phone. I considered it as a problem. Nagiging habit na magpapalit ng phone from eto, 6 to 10. So this is not a sponsored na yung mga phone ko is mid-range. So yung latest kasi hindi ko kailangan sa mga ginagawa ko sa phone. Kasi yung basically, ginagamit ko yung phone as a tool pang tawag, pang social media, pang messenger, tapos as a communication device talaga. Kasi yung phone natin, capable na siya to document our lives. So yun, camera. So kung iPhone naman yung pag-usapan natin, na ano talaga, pinakagusto ko yung iPhone 13 Pro Max. Kaso nga, hindi kaya ng budget natin. Kaya nagsettle na lang ako dito sa mid-range na phone. So this is not an unboxing video, by the way. So discuss lang natin. So yun nga, nagpapalit ako ng phone kasi nga meron tayong sponsor. So sponsor or service unit yan. Hindi naman to kung hindi talaga kaya ng budget mo nung palit ng phone every 2 years, hindi naman talaga kailangan. Kasi kung kalimitan, nagagamit ka lang as TikTok, pang video, pang photo, tapos yung platform na YouTube, TikTok, tsaka Facebook, hindi naman sila nagbabago ng mga resources or hindi mo kailangan ng pinakamabilis or pinakalatest na phone. Kasi nga, itong mga mid-range na phone, ito yung mga kasya sa budget. So yun. Uy. So yun nga, mid-range na phone. So, hindi ko kailangan. Wow, ang ganda. Oh, ganda. What? So yun. Oh, nag-on siya. Hindi ko pa tini-turn on, pero nag-on siya. Okay, this is not a sponsored video. Nga. Pero pinapakita ko lang yung latest phone. Comparing dito sa luma na phone, yung feed camera ko, tapos yung bagong camera. Wow! Okay. So, yun nga. Pag-usapan natin kasi meron akong experience na office mate. Meron siyang iPhone 14 Pro Max. Yun pala, hindi niya nagagamit maximize yung features nila. Kasi yung mga high-end na iPhone, merong mga features yan na sila Apple lang yung meron. Like, pinakamagandang camera, hindi yan ma-justify ng ibang phone, hindi pa yan na nako-compare. Pero yun nga, meron akong feature sa iPhone in which yun yung pwede mong i-measure yung mga things na gamit lang yung camera niya. So yun yung napakaganda na feature ni iPhone, yung LiDAR system. So yun, kung mahilig kayo nun mag-create ng 3D ng rooms nyo, 3D replica talaga, like yung mga computer yun, kita nyo picture, scan nyo lang using the LiDAR scanning ng iPhone. Napakagandang feature yun, hindi pa yun nakikita sa ibang other phone. Pero yun nga, itong mga mid-range na phone, although hindi siya ganun kamahal sa iPhone, enough na siya para sa mga needs na sa akin. Ito, pang document na social media, pang picture, pang video, napakaganda na niya. Hindi ako nag, by the way, in gaming, hindi ako nag-games. Pero sinasabi nila, okay daw itong mga mid-range na phone. Kasi nga, itong mga mid-range is enough na sa daily use. Pero kung heavy content creator, yun nga, nagle-label naman sila. Marketing po yun na if you're a content creator, gumamit ka talaga ng iPhone. So yun, napaka-heavy ng marketing, no? So yun, pero eto, sulit na to kasi yun nga. Kung meron kayong latest na phone na kailangan, I would recommend eto lang. Just 20K siguro.
napaka ano na niya, powerful. RAM mismo, yung TikTok tsaka Facebook tsaka Reels, ito maganda na rin. Ang pinakamaganda lang feature sa iPhone or sa mga high-end na phone is yung fast charge, yung mga stabilized image, stabilized video. Pero makukuha naman dito yan eh, pag meron kang stabilizer na hardware. Hindi mo kailangan ng latest na phone to cope up. Or kasi yun nga, meron kang latest na iPhone pero yung tanong is namamaximize mo ba yung capability niya? Gumagamit ka ba ng LiDAR niya? Gumagamit ka ba ng ano pa yung features, yung mga Apple? Kasi kung mag-activate ka nila yung mga additional features, magbabayad ka rin. So instead, I would recommend na kung papurchase kayo ng hardware, eto na lang pinakaano, tapos bumili na lang kayo ng apps. Yun yung pinaka-the best na app. So yung tanong nga, bakit kailangan mo magpalit ng phone kung yung ginagamit po naman is okay pa na, hindi pa siya nag-slow down, meron pa siyang enough storage. So I would recommend na as much as possible, keep your phones okay. Tapos itong mga phone rin is meron din silang mga update, although yun nga, kung aabot na sa punto na hindi ka na makapag-update ng software kasi limited yung hardware, yun, isa yun sa pwede mong makonsider na kailangan mo talaga ng mag-upgrade. Pero as long as your phone is working fine, you can take photo, you can upload video, walang storage, virus can be removed, i-reformat mo lang yung phone mo, restore to defaults, kayang-kaya na yan. So that's the different perspective, no? Kasi yun nga, palagi tayong nagpapalit ng phone, hindi naman natin na ma-maximize. So anong gagawin mo sa old hardware? So yung old hardware mo magiging ano na siya? Basura lang. So yun nga, may charger na yung ano pala. So napakasulit kasi yung bumili ka ng phone na high-end, mostly hindi na included yung charger. Ito may charger. Fast charger. 30 minutes. More than 50% na yung battery dito. Okay? So, alright guys. So, kung naghanap kayo ng phone, settle for the kaya ng budget. Hindi nyo kailangan ng latest or yung pinaka-the best specs na phone. Kasi, yun nga, minsan bumibili tayo ng mga bagay na napaka-expensive. Kasi nga, gina-justify natin na mas mabahal yung bagay, mas okay daw. Kasi yun nga, status. Wait lang, hindi pa kayo nag-subscribe. If you find this entertaining and education, please do like, subscribe, and share my video sa YouTube. Kasi yun nga, naghihinap tayo ng mag-grow yung channel natin. So, we talk here about tech and technologies, everything na pwede natin pag-usapan about gadgets, anything, comment lang sa baba yung anong gusto nyong mga gadgets or pwede nyo rin isend sa akin para mapag-review natin kung ano yung function ng gadget. So for now, this is just a opening. Oh, napakaganda ng camera dito. Excited na. Layong-layo yung luma. Oh. Oh, yung luma. Oh. Jump. Big jump. From 6 to 10. Okay. So, yun ga, guys. Patanong ko lang yun. If kailangan nyo ba ng latest and best na phone sa spec sa market. I hope this video helped and na-enlighten kayo sa mga katanungan. Kasi minsan, bulsa lang yung ano natin. As long as may pera ko, bibili ako ng latest na phone. Pinaka-best, pinaka-malaking storage, 1TB. Yung 1TB is napakadami na yung video na dun. So, kaya nyo nang ipasok yung buong YouTube ko dun sa 1TB. Cash, fully paid. See you guys, and this is not a sponsored video. So, kung gusto nyo mag-sponsor, comment lang or DM me, okay? See you around.